Halos kalahating milyong pisong multa kada araw ang posibleng kaharapin ng may-ari ng marine tanker Princess Empress dahil sa oil spill. Pinahinto na rin ang operasyon ng kumpanya. Nagbabalik si Luisa Irispe. Suspendido na ang operasyon ng RDC Real Marine Services, ang kumpanyang nagmamay-ari ng MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro at nagdulot ng malawakang oil spill. Naglabas na kasi ng cease and desist order ang Maritime Industry Authority o Marina laban sa kanila. Sa DOJ inquiry, ipinaliwanag ng Marina na dalawang cease and desist order ang inilabas nila. We issued two cease and desist order. One is for purposes ng a cancellation or of the franchise or the CPC. The other one is for the to cease and desist in the operations. Ang Department of Environment and Natural Resources naman magpapataw na rin ng babayarang danyos o administrative charges ng kumpanya. Aabot sa 471,000 pesos kada araw ang penalty at posibleng madagdagan pa ito dahil hinihintay pa ang idaragdag na water sample mula sa ibang mga lugar na nadamay sa oil spill. Based on our initial calculations, it would be 471,000 pesos per day, which would retroact to the day of the first sampling, which was March 1. Hindi pa kasama sa halos 500,000 pisong danyos ang criminal at civil charges dahil patuloy pang pinag-aaralan ng DNR kung ano-ano ang mga nilabag ng may-ari ng MT Princess Empress kaugnay nito. So far as the DNR is concerned, we have already placed the matter before the Pollution Adjudication Board and we are just awaiting the results of the laboratory tests. But we see us issuing the notice of violation soon. Samantala, dumalo rin sa inquiry sina DND Secretary Carlito Galvez Jr., Transportation Secretary Jaime Bautista, at mga opisyal mula sa Department of Environment and Natural Resources, Marina, at Philippine Coast Guard. Handa ang mga ahensya ng pamahalaan na magtulong-tulong sa gagawing cleanup drive. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, plano na rin ng gobyerno na bumili ng sariling ROV ang bansa at gagamitin ito ng gobyerno para higupin ang langis na kumakalat ngayon sa iba't ibang baybayin malapit sa Oriental Mindoro. Sa ngayon, wala pa namang pahayag ang RDC Real Marine Services sa mga napag-usapan sa inquiry sa DOJ. Luisa Irispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.